konting kwentuhan, pero sobra as in sobrang bilis lang. Ano? Tapos may masks pa kami. But definitely, we have, kumbaga, hindi naman po papabayaan because we have our workshops online. And yun. And nakikita po kami sa Zoom. Kami pong lahat-lahat po ng mga, dahil hindi, yun nga po, naka-quarantine po kami ngayon. Sa Zoom po, nakikita-kita lahat para magkwentuhan, magkaroon ng rapport sa isa't isa. Yun po. Konting-konting na idea lang siya kung paano tatakbo yung story. Konting patikim. Konting patikim. Sige. I think the story revolves around a couple and at the same time, they fall in love at yung mga consequences that happen or yung mga problema that happens when you fall in love. When you fall in love too much, ano nga ba ang nangyayari? Also, we will tackle a family, kwento ng pamilya, acceptance ng bawat isa sa pagiging isang miyembro ng pamilya. I think to give it a quick brief description without giving too much away, of course. Anyway, congrats again. Thank you, Ms. Anna. Thank you, Ms. Anna. Ayan, ang susunod po natin na magtatanong ay si Tito Gorgy Rula of PEP. Hello po, Tito Gorgy. Hi, si Ian. Hello. Hello. Welcome sa Kapuso. Dito naman at nakita-kita rin tayong lahat. Yeah, correct. Tayo rin ang magsasama sa huli. Oh yes, sana sa huli na, no? Huwag na wala ng balikan doon, di ba? Una na balikan. And Sian, nasa quarantine ka na ngayon. Hindi pa kayo nag-start ng taping, di ba? Naka-quarantine pa rin kayo after that, ano na? Or nasa location na, lock-in taping na kayo? Nasa quarantine pa lang po kami ngayon. Ah, okay. So hindi pa nag-start. Naka-check-in po kami sa hotel for yes. Oo, so hindi pa nag-start. Though, yung ano ninyo ni Channeling, sabi mo nga, doon pa lang sa swab pa lang yung mga interaction ng mga dalawa, wala pa kayo talagang nagtatrabaho o what. Hindi pa kayo nag-usap? Or, anong mga pinaghandaan ninyo bago kayo isa lang sa taping? Yes, I think very important and plays a huge part yung ginagawa namin parang mga workshops, online workshops, dahil it gives us a chance to to build rapport at makilala yung isa't isa since first time kaming magkakatrabaho and first time kaming nagkita. But definitely, I think yung mga preparations namin, ngayon dito po, dami naming oras pagkagising. Tatanungin mo talaga, ano yung gagawin ko ngayon? Kasi sa 10 araw na nasa kwarto ka lang, just to have a safe working environment. But yun po, tutok na tutok po ang director namin, si Direk Irene, sa storya to make end. We have an online acting coach para magabayan po kami sa chemistry ng lahat ng, along with the co-actors po namin. Na-mention mo sa past, sa last interview mo kay Kuya Lar na doon ang pagkakaintindi ko lang, correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko lang ay ang commitment mo sa GMA 7 ay itong project lang na ito, di ba? But you're hoping na sana mabigyan ka pa naman ng ilang projects. Ano ba ang na-expect mo? Or ano bang nasabi sa'yo na pwede mo pang gawin? Na nabanggit mo rin sa isang interview na gusto mo rin sana makapag-direct, kahit magsilang na makapag-direct ka rin dyan sa GMA. Ano pa ba sana ang gusto mo pa sana gawin aside from this project? Of course, ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin na gusto ko po mabigyan ng opportunity to pitch stories na mga sinulat ko po. I want to be able to have the opportunity to direct and hopefully be part of the creative creative process ng paggawa ng isang proyekto. That's something that I'm very passionate with. And yun po, aside from acting, hosting, sana po mabigyan din ako ng pagkakataon na kumanta
makakapag-perform alongside all the great singers.